Alright mga parechong, San Vicente, let's go! This is it! Before the pandemic, we had the chance to explore Palawan. Baguhan pa lang kami sa spearfishing noon. Now that we can travel again, we're back for more. Pulo natin. With more experience and sa tulong ng mga spearos from Palawan, we are taking on the challenge to dive, catch, and explore Palawan. What's up, mga madlang peeps? We are now here at Rojas, Palawan. On the way to San Vicente, tapos breakfast muna ng chowlong. Isa sa mga pinaka-famous na dish dito sa Palawan is chowlong. Gutom na may, wala may gana mong kaon. Pansin namin sa mga ganitong biyahe, iba't ibang lugar, iba't ibang uri din ng pagkain. Isa din ito sa rason kung ba't excited kami lagi bumiyahe. Sa trip na to, magka-camp out tayo. Lalayo tayo sa kabihasnan. Walang kuryente, walang signal, walang internet. Malapit na kami sa San Vicente. May mga checkpoint din pala dito. Bye! Welcome to San Vicente, guys! So, bili muna tayo ng supplies for the next 3 days na camping tsaka spearfishing trip. So, this is gonna be a hardcore camping kasi walang kuryente dun sa tutuluyan natin. So, bili tayo muna ng supplies with the gang. Ayan, guys. Tara, bro. What's up, Reef? Hello, guys. May bago kasing kanin dito. Bagong food or dish. Tapos pink pa. Hashtag yun eh. Tara. Basahin nyo. Kaan nga na, boss? Ay, mga bad. Mga bad kayo. A few moments later. Sobra talaga, guys. Napaka pristine ng lugar na to. Wow! Yung balas, pwede kainin. Hindi lang. Very remote place. We are so thankful na dito na tayo dito. This is gonna be our campsite for today. I mean, for the next 2-3 days. 2 nights kami dito, tapos 3 days. Get the drone up later, maybe later. Yeah, guys, speechless talaga. Sarap po. Yung dagat, masarap. Yung balat, masarap. San Vicente is known for its long beach, pinakamahabang beach sa buong Pilipinas. 14 kilometers of white powdery beach. Pero syempre, lalayo tayo doon. Subukan natin i-explore ang di pa napupuntahan ng karamihan. Malas lang namin sa araw na to, guys. Ang tagal dumating ng bangka, kaya late na rin kami nakapaglaot. Kaya pinili na lang namin yung pinakamalapit na bahura na pwedeng puntahan. Panoorin natin yung dive ni Kevin. Medyo mahaba-haba yung bottom time nito, kaya hintay-hintay lang tayo. Thank you.
Kahit anong hintay niya, wala talagang malaking lumapit, kaya pwede na siguro to. Tinamaan guys, yung bato. One of the biggest challenge as a Spiro is yung pasensya mo. Most especially pag hindi mo spot. Di mo talaga malalaman kung may isda ba dito o wala. But when you finally get one fish, trust me, it's so fulfilling. Tas may kwento mo din sa mga kasama mo kung paano mo siya nakukuha. Magdidilim na pero sobrang konti pa ng huli namin. Maganda sana yung placement ng tira, kaso bumigay yung shooting line. Pati ang shaft nakangay pa. Oh no! Mahalas talaga ngayon guys. Sana makabawi tayo bukas. Kita mo yung mga mukha nila. Ang lungkot. Konti na kasi yung huli. Pag sunod-sunod ang spearfishing, importante magpahinga ng maayos. Tulog tayo ng maga ngayon para buo ang lakas bukas. Go. Morning! Chef, what's cooking? Good looking! Nanibago kami guys kasi pag kami mag-camp, wala talaga sa mga equipment, camping equipments, ganyan. So sila, kompleto sila lahat. At least may butane gas. Lahat-lahat. Setup ng camp. Kompleto guys. At ito mga kaldero yun. Kompleto sila, nandalang kaldero. Kami wala kaming dala eh. Pag kami nagka-camp. Ang ibang coolers. Tingin. May laman ba itong mga cooler? Wala. May laman. Ah, okay. Isa. Price lang ito. Ito guys, may laman. Wala kasi kaming ganang kumain. So, yan yung huling hapon. Pang ano lang, free game. Let's check out the other. Katayla mga box. Other setups ng camp. Table pa for the equipment. Pagkatapos ng mag-dive, mag-hunt. Set up lahat dito.
now after care ng mga gamit. Ganyan. Bayan. Dami pa ang mga equipment. Ano kayang laman ng mga box? Ano kayang laman ng mga kahon? Bro, okay lang tignan yung laman ng mga box. Sige bro. Yan, tignan natin kung ano. Tignan natin kung ano yung... Grabe, complete. Yan. 15 cups. Inom equipments. Yan. Check natin. Yan, ano naman dyan? Sa may electric fan. May electric fan pa. Uni, yung mga light na ginagamit natin kagabi. Dito yung mga nilalagyan ni Blue Jay ng mga equipment niya. Fishing equipment, wetsuit. May radyo pa. Pag nasa laot ka. Over. Alpha, kuman. Yun. Mabrip. Tapos nakahamak lang kami kagabi. This is the real island life. Guys, if you want to catch out our explorer shirt. Yeah. Wala pa din na costing, pero if you wanna reserve one, please DM us. Ayos. More than just good looks, man. Ano naman yan, bro? Beer ba yan? Pagkain lang. Bahala na, mabasa lahat, wag lang ang beer. So this time guys, we'll try our best. Oh, Chuy! Ganda talaga dito, mga Chuy, oh. Ang surroundings, man, under the palms. Very private island, very private spot. But today we're going to, may nakita kami yung ano, soul. Abutahan namin. Mga yung dapat, kung saan hindi makikita yung ex mo. Tapos pasyal-pasyal tayo sa mga isla. Alright mga pare chong, so nasa ibang spot na naman tayo. At this time, hinabaan talaga namin yung depth at bottom time namin. But unfortunately, wala kaming nakikita na malaking isda. But this spot right here, yung mga parrot fish, it's very abundant. Fun fact lang mga pare chong, sa Pilipinas, hindi bawal humuli ng parrot fish. Emphasize lang namin mga pare chong, na may family sa parrotfish na bawal hulihin dito sa Pilipinas, like Napoleon wrasse and bumphead parrotfish. Sa ibang bansa naman, sa Caribbean Sea, doon bawal manghuli ng parrotfish. And it so happened na this spot right here ay napaka-abundant talaga nila. So kumuha lang kami ng sapat sa amin para din may makain kami. Ayun mga pare chong, don't you know that Palawan is home to one of the new 7 wonders of nature? It is also a UNESCO World Heritage Site. If you're familiar with it, it is also known as the Underground River. Kaya no question kung bakit gustong-gusto talaga namin ma-showcase kung gaano tayo kaswerte dito sa Pilipinas. These places na pinuntahan namin sa San Vicente are just fragments kung gaano kaganda dito sa Pilipinas. Kaya samahan nyo kaming mag-explore. Tara!
Konting paalala lang mga pare chong. Kapag sumisid kayo na beyond your comfort zone, make sure na sigurado kayong may hangin pa kayo pabalik sa itaas. But then again, mas importante talaga yung one down, one up na body system. This dive right here is one of the craziest dive I have ever experienced. First, nag-drop ako ng 16 meters, then sa malalim na part, doon ko nakita yung isang rare na isda. So I went to the deeper part and nag-glide lang ako around 18 meters. Di ko nakita at first yung isda kaya umangat ako. But then on the sandy part at the bottom of the ocean, nakita ko lumabas yung isda kaya binalikan ko without gasping any air. At this point, experience really matters, guys. I was thinking na ito lang yung time frame ko na pwede mahuli itong rare na isda. Ayan guys, tentereneng. So this is a black spotted tusk fish, which is very famous and a trophy fish in Australia. Munti ka nang makawala guys. Very bad placement ng shot. Ang hirap din kasi ng angle niya, but we are super stoked na nakuha ko pa rin. Sometimes it's better to be lucky than to be good. Buti nga nakita ko. Oh. Yeah.
Hindi man gaano kadami ang huli dito sa San Vicente, ang importante, masaya. At higit sa lahat, ligtas ang bawat isa. Bro, anong balak mo dyan, bro? Kalati, ihaw, palati, ilaw. Ilaw yung kabila. Kinilaw Palawan style. Blue bone, sauce fish na kinilaw. Brody Moss, if you're watching this, parang, guys, parang mas masarap ito kaysa tangigi. Deep po na, guys. Oh, makita mo talaga yung ano, yung texture ng meat. The moment that you slice the fresh meat of the blue bone tusk fish. Pero yung meat niya pala, guys, is sobrang tender niya. Oo nga. Puti. Tapos wala masyadong fiber, pero sobrang tender niya. Masarap talaga pang kanilo. Yung puti na kahapon, light ihaw. Right, guys, so that's it for this episode. Kain muna tayo kasi wala tayong gana. And anong isda to? Ano? Hey? Ano yung blue? Ano yung? Blue bone fish. Saka tinola, ano? Tinolang manok. Siyempre, mamaya. Sarap.